Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung paano tayo mag-support ng remote sa ating mga colleague or sa ating friend sa internet. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong video. So example, yung IT support or yung IT admin ay nasa head office at saka yung isang employee or yung sinasupport niya ay nasa ibang bansa or with nasa ibang location. So paano niya ma-support ito kung may needs sa related sa IT? And gagamit tayo ng special software dito ay pangalan ay Inides at saka si admin ay meron din siya. So ipapakita ko sa inyo na kahit sa malayo yung IT ay pwede na ma-access yung laptop dito, pwede na makita. So meron akong dalawang example natin, meron akong dalawang computer dito na naka-install sa VMware working station. Yung example natin si user at saka si admin. So meron ako dito. Ito yung isa, Windows 04, at saka ito yung isa. So yan, yung isa may naka-install na Anydesk, naglagay na ako ng Anydesk. So ipakita ko sa inyo paano mag-install ng Anydesk, hindi pa ako nag-install dito sa kabila. So i-full screen ko lang para hindi kayo confusing dito sa baba. Ayan. And kailangan natin magpunta sa ating browser and i-download natin yung Anydesk. So, i-type natin sa ating browser na Anydesk download. And pagkatapos, kailangan natin i-download yung Anydesk. So, ito, Anydesk for free. And kailangan natin i-download. Platform, all devices. Actually, ginagawa ko rin sa phone to. Pero sa phone, hindi mo gano'ng makontrol. Ito, downloading na siya. At least, nakikita ko yung sinasupport ko habang tumatawag sila. Kailangan natin i-install ito. And double-click natin. And pwede natin actually gamitin na without installing sa administrator account. So, i-install ko na lang. Accept ko na lang para complete yung ating installation. And ito, na-install na natin and kailangan natin buksan. By the way, maraming mga special software na pwede natin gamitin na para sa remote or ma-support natin yung ating colleague. So ito, and kailangan natin yung isang user, halimbawa yung nasa remote, kailangan niya ibigay sa atin yung ID. So, na-screenshot ko, nakopy ko yung ID. Ang ID niya ay nag-start sa 787-787-6868-7090. So yan. And pagkatapos, i-click natin yung arrow. And sa kabila ay, kung makikita niyo dito, please wait for the remote site to accept the session. So, kailangan natin daw i-accept. Kailangan natin sabihin si user sa remote na i-accept na yung ating request. So, kung makikita niyo, meron dito. So, kailangan natin i-accept. So, yan. And ngayon, pag bumalik tayo dito sa pag-inaccept ni user, yung sa sinusupport natin sa malayo, ay pwede na natin, actually, nakikita natin yung kanyang nakikita natin yung kanyang screen. So, example, dito tayo. Ito yung nire-remote natin dito tayo. So, yan. Kung makikita nyo ngayon, i-full screen ko lang. So, yan. Ito ngayon ang desktop ng user na sinasupport natin. So, halimbawa, pwede tayo mag-create dito ng folder. Pwede natin hide dito para hindi distract. Pwede natin i-rename. O delete pala yun. Na-delete ko. So, create a folder. Ayan. Tapos, pwede sa folder, pwede tayong mag-create dito ng mga document. Or kung gusto natin, kung may problema sa
sa kaniyang document or kung ano man ang request niya sa atin, at least makikita natin yung kaniyang at saka matutulungan natin siya. Kung meron siyang iniedit na document or may gusto siyang install na application, pwede natin siya ma-support. So hanggang dito lang, and I hope may natutunan kayo sa video na ito, and huwag niyong kalimutan ni-like and subscribe ang aking YouTube channel. So have a good day sa inyo lahat.